panahon ngayon na lubhang malawak na ang teknolohiya, apektado pati ang nagiging libangan ng mga kabataan. Sa halip na maglaro, ang hawak nila ay gadget. Mahalagang maipamulat sa mga kabataan ang mga katutubong laro, gaya ng sipa, sack race, hula hoop at marami pang iba. Sa paglalaro, kailangan ang teamwork. Bukod sa natututuhan ang mahusay na pag-iisip at pakikisama, nalilinang din ang tinatawag na sportsmanship. Masaya kapag nananalo at maluwag namang tinatanggap ang pagkatalo. Higit sa lahat, ang paglalaro ay mainam na ehersisyo sa katawan. Tandaan natin, ang malusog na katawan ay isang kayamanan. Ako po si Jan Di Amoroso, kaisa sa panawagang ipamulat sa bata ang laro ng ating lahi. Public officials should lead modest lives. Oh. Ang naggagawa ng mga rules na tinatawag natin international trade law ay essentially yung mga membro ng WTO. Sounds public policy and morals. Kaya hindi pwedeng ilagay sa kontrata. This is a noble profession. And we are bound by ethics. We are bound by ethics. Abangan niyo po kami alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Huwebes dito lamang sa Patakaran. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Tanong ko si Mami Kim, malakas pa ba ang ulan? Kasi umuulan kanina nung pumasok ako, malakas ang ulan. Nag-expect nga yung mga anak ko na walang pasok. Anak, medyo malayo yung bahay. Masaka naman. Kaya yung mga abay natin na laging nanonood sa atin, ang mga taga-biliran, signal number one sa kanila. Yeah. Kumusta na kayo dyan? At tayong lahat, mga abay, ay dapat maging handa. Dito sa Metro Manila, sinasabi ngayon, magiging maulan ang ating araw. Ang buong araw na ito, mga bay. Kaya, maging handa tayo. May baon tayong sweater, yung payong bota. Kanya mga abay. Siyempre, pag-iingat pa rin. Lalo na sa mga motorista rin, dahil madulas yung daan. Oo. Alam niyo naman ang taong bahay, lagi kaming nagpapaalala para po sa inyo, mga bay. May mga usapan, yung mag-asawa, may mga mag-asawa na hindi ito itinatopic sa kanilang pag-uusap. Like, for example, yung pag namatay. Parang sa kanila, parang tabu yung mga ganong topic. Tama, oo. Tapos, bakit kailangan pag-usapan ang mamanahin? Wala namang pera. Wala namang ipamamana. Parang ganun, ano? Kailangan lang mag-wish. Pero alam niya, mga abay, kung kayo ay nagtatanong ng tungkol dito sa tipong last will and testament, yung mga ganon, ano ho, yan po kasi ang magiging episode natin for today. Tama-tama, dahil sa sasamahan tayo ni Attorney Mark Tolentino mamaya. Ang pag-uusapan natin, inheritance and death. And inheritance. Ganon, ano ho. At kung may mga suggestion, comments, and even questions, pwede niyong isend sa aming email at FB account. Tama, ayun. Ngayon, doon sa mga past episode po ng Taong Bahay, you can visit our YouTube account, Taong Bahay EBC. At
Siyempre, nais namin kayo makibahagi sa aming talakayan. So, pwede rin po kayo mag-text sa amin sa 0975-279-2869. At marami tayong pag-uusapan, mga bay. Kaya dyan lang kayo dahil agad na magbabalik ang Taong Bahay. Mula po sa GMA Cavite, kami po mga miyembro ng ISKCAN International. We are one with 25! Ito ang ginulat ng dinabi. Oh! Ah. Oh, level mga guys! Sariya! Todo na to! Special. Kami ang inyong mga kapumbansang almusal and we are... One with 25! Get a chance to experience the best of our Filipino artists. Please let me know that you need me. As they perform their greatest hits at Sessions on 25th Street. Sundays at 8 p.m. only here on Net 25. There is more to a place than its sights and sounds. There is more to history than the dates, faces, and places. There is more to travel than just getting to destinations. Landmarks. Landmarks puts traveling on a different level. A great way to see things in a new perspective. Join us as every episode of Landmarks takes viewers on an enriching discovery of what makes the Philippines and the Filipino people rich and colorful. Reconnect with the past by revisiting the present. Landmarks. Because there is more to travel than just getting around. Every Sunday at 6 p.m. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Hello mga bahay, dito pa rin sa Taong Bahay. Ang pinag-uusapan namin dito kanina ay ni Mami Claire. Sabi ni Mami Claire, kasama ba Abay Julie kung sakasakali yung utang sa pwedeng ipamana? Teka muna ka. Baka yung mga real estate tax. Tama. Kasi hayaan natin si Attorney Christopher Tolentino ang sumagot niyan. Yeah. Mark Christopher. Ayan. Sa'yo, Mark na lang itawag talaga. Mark na lang, Mark. Eh, kamusta na? Ayun pa rin. I'm practicing my profession. Then, tumutulong tayo sa government ngayon as consultant. Ayan, yes. Oo, bahagi. Kailangan maganda natin yan, siya. Maganda yan, yes. So, bagamat sabi ng iba, Attorney Mark, ano ba naman ang pag-uusapan nyo tungkol sa pagkamatay o kamatayan? Pero kailangan po na mapag-usapan ito. Yes. Yun, unang tanong ni Mami Claire kanina, pati ba utang? Yes, pwede. Pwede. Yes, kasi ang sabi kasi ng batas with respect sa obligations and also with contracts. Contracts to eh. Ang contracts, pursuant sa principle ng relativity of contracts, kailangan enforceable lang yung contract within the parties. Okay? Mm-hmm. But, pwedeng isama yung assigns or yung heirs. It means yung mga compulsory heirs mo, anak. Anak, asawa. Pwede isama yun. But,
yung mga anak can only be liable up to the extent ng kanilang mana. Hmm. It means hindi sila actually personally ang liable, but only the properties na mamana nila galing sa kanilang mga magulang. Like for example, yung utang is worth 5 million utang. Mm-hmm. Tapos yung mana is worth 1 million. Mm-hmm. Dapat yung liable sila is only up to 1 million. Oo, kasi diba, may sinasabi nila na kapangyari may utang yung magulang. Yes, yes. Tapos namatay, parang totally wala na yung ano. May, ang utang pwede imana sa mga anak, but only up to the extent of yung mga properties na namamanahin nila. So it means hindi talaga sila personally ang liable. Mm-hmm. Ang liable yung mga properties ng kanilang mga magulang. Mm-hmm. Oh, yun yan. Sa tanong ng ating mga abay, maaaring ito rin ang nasa isip nyo, talaga bang dapat gumawa tayo ng last will and testament? Okay. Attorney, how important na kung sakasakali na magawa ito? Okay. Yung last will and testament, kailangan yun kung may gusto kang pagbigyan more than yung compulsory years mo. For example, gusto mong pagbigyan yung kaibigan mo na habang nung panahon na malapit ka ng kunin ni Lord, tumutulong sa'yo, inaalagaan ka. So, kailangan mo talagang, kung gusto mong pagbigyan yung mga nagsilbi sa'yo, yung mga kaibigan mo, yung mga ampon mo, yung mga kung sino alaga man yan, ang mga ala, hindi, kailangan tao ang bigyan. Okay. Kasi diba meron nabasa natin yan? Yes, oh, meron yan. Yan. So it means, pwede yun. So kailangan may last will. Pero kung gusto mo talagang ipagbigay lahat yung properties mo sa yung mga anak, so pwedeng wala na. Or kung may favorite ka, kailangan may last will. Kasi kung walang last will, as a rule, lahat pantay-pantay. Kasi under the law kasi, may parang kinokopya kasi natin yung batas natin about mana sa Spain. May tinatawag tayong legitimes. Hmm. Ang legitimes, ang ibig sabihin doon, kalahati ng iyong properties, naka-reserve yun sa iyong mga compulsory years. Naka-reserve yun. Ibig sabihin, kahit ayaw mo sa anak mo, kahit kagalit mo yung anak mo, naka-reserve yung tinatawag na legitimes. Kalahati ng iyong properties. But the other half, yun, may will ka kung sinong pagbigyan mo. Mm-hmm. Yun ang kailangan ang last will and testament. Oh. Kung sa, assuming pagbigyan mo yung kaibigan mo, yung nag-alaga sa'yo, yung doktor mo, yung lawyer mo, yan. Yes. So doon mo ilagay sa last will and testament. Pero kung ako yung masusunod, mas maganda may tinatawag tayong estate planning. Hindi yung last will. Kasi pag last will ang gagawin natin, estate tax yun. Yun. Pag estate tax, malaki ang estate tax. O, approximately mga 32 to 35% tax na yun. Oh. It means one-third of your property kukunin ng government. So, mas maganda estate tax ang tawag. Estate planning. Ang estate planning, for example, tingin mo na hanggang dyan ka na lang. Pero buhay ka pa. Mm-hmm. Okay? We do not know. Lahat tayo papunta doon. Mm-hmm. But ang hindi natin alam kung kailan. Mm-hmm. O, yun lang eh. Lahat tayo papunta doon. So, kung tingin mo, papunta ka na doon, okay, kayo na maglaro kung saan papunta. Okay. Kung papunta na kayo doon, mas maganda, ibigay nyo yung mga properties ninyo sa anak ninyo through a deed of sale. Kasi pag deed of sale, ang tax is only 6%. As 6 to 8%. As compared to 35%. Mm. No, malaki. So, mas maganda yung estate planning. Another way of estate planning, itong tinatawag na insurance. Mm-hmm. Dalawang klase ang insurance. May insurance na, may proceeds of the insurance na tax-free, may hindi tax-free. Mm-hmm. Ano ba yung tax-free? Tax-free siya, basta yung beneficiary mo is a irrevocable beneficiary. Pag irrevocable, tax-free. Mm-hmm. For example, yung insurance mo is 1 million, 1 million malinis ang matatanggap ng iyong beneficiary if irrevocable. We say irrevocable, pumirma ka na hindi na pwedeng palitan. Yes. Pero pag revocable ang nakalagay, subject to tax yun, estate tax. Oh, yun yan. Yun. Yung kanina binabanggit ko na estate tax. Na lahat, walang exempted from estate tax. Walang exempted yun. So, ano man yung estado mo sa buhay talagang gandaanan. Of course, may mga deductions sa under the tax code. May mga deductions sa mga taxes. But still, you're still liable for taxes. Oh, yeah. May pagkakataon ba, attorney, na halimbawa dun sa
ito yung last will mo. Yes, yes, yes. And testament mo na, okay, sabi nga ninyo, automatic yung 30, I mean yung 50% talagang sa kamag-anak mo, sa mahal mo sa buhay. Years. Eh, halimbawa, biglang meron kang pinagbigyan nga na kaibigan, pwede pang i-contest nung pamilya mo na bakit siya binigyan? May ganun yes. Ang last will and testament, hindi yan automatic na enforceable. Mm. Kailangan yung tinatawag na probate of the will. Ano ba yung probate of the will? Kailangan mo ipa-approve sa court yun. So, pwede mong ipa-approve habang buhay ka pa, or pwede ipa-approve yun ng mga kamag-anak mo kung patay ka na. So, depende sa'yo yan. Kung ako yung masusunod, mas maganda kung i-probate, kung gusto mo ng last will and testament, mas maganda buhay ka pa. Yeah. Kasi alam mo, na-perma mo yun. Mm-hmm. Ang problema, pag patay ka na, may mag-question kung signature mo ba yun or hindi. Mm-hmm. So, kailangan pa ng expert ng sa perma. So, mas maganda yung habang buhay ka pa. Pero ang pinakamaganda yung estate planning para at least mabawasan yung tax liabilities mo. Ayun. Marami pa tayong malalaman, mag-aabay, ano? Kung ano ba yung talagang dapat nating gawin para kung sakasakali, hindi nag-aaway-away ang mga naiiwan. Yes. Sa pagbabalik ng Taong Bahay with Attorney Mark Christopher Tolentino. Diyan lang kayo. Is an activity or task given by teachers to help students master a lesson. Homework also means a net 25 kids show featuring Ate Sally and different kids. Review. Review means to carefully look or examine something or someone. Review also means to study lessons again so you would remember them. Homework review, Saturdays and Sundays, 8 o'clock to 9 o'clock in the morning. Agila Provincia, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tuwa kami dahil nandito si Attorney Mark dahil yung mga tanong namin na personal, nasasagot na niya. Halimbawa, may joint account yung mag-asawa. Yes. Paano yun? For example, may joint account si husband at saka si wife. Yes. Sino muna mamatay? Si husband o si wife? Mostly. Si husband po. Oh, for example, mamatay yung husband, yung lalaki. Mm-hmm. Okay, so may joint account sila. Mm-hmm. Sabi kasi ng batas, kung malaman yun ng bangko na yung isang ka-partner mo doon, ka-joint account mo, patay na, mm-hmm. i-freeze nila yun. If the bank know it, then kailangan munang kumuha ng certification from the commissioner ng BIR na bayad ka na ng estate tax bago mo ma-withdraw yun. Or, kung hindi mo makuha yung certification from the BIR commissioner, pwede kang kumuha ng authorization na mag-withdraw ka, but only up to 20,000 pesos. Kahit gano'ng karami yun? Yes, only up to 20,000 yun. But in practice, ang ginagawa, pag malaman ng banko na patay yung asawa mo, kahit joint account yun, freeze yung account ninyo. So, anong moral lesson? Pag namatay yung asawa mo, kunin, i-withdraw mo na immediately. Agad. Mm. Mm. Habang hindi pa alam ng bangko. Oo, wag mo nang patagalin pa, no? Yes, so, ganoon yan. Eto, mayroon tayo papasok ng mga tanong. Kunyari daw po, may ampon, pero hindi ito legal. Mm. May inheritance right po ba? Actually, pag yung ampon, depende yun. Pag ampon, tapos hindi legal na ampon, it means hindi talaga siya ampon. Okay, parang kinukup mo lang. Mm-hmm. Ang tanong dyan, may inheritance right ba siya? Mm-hmm. Actually, in law, there's a possibility. Paano? Diba, through a last will and testament. Mm-hmm. But the other half, pwede mong bigyan siya. Not because hindi siya compulsory heir. The other half, pwede mo siyang bigyan through a last will and testament.
Pangalawa, habang buhay ka pa, mag-donate ka ng property sa kanya. Pwede din yun. Donation. Mm-hmm. O pangatlo, through insurance. But kung insurance, kailangan irrevocable. Yun yan. Oh. Mm. Paano, pasensya na, pero yun, dun sa mga tanong din ng ating mga abay, paano yung illegitimate? Oh yes. Uh-huh. Yung mga illegitimate child, ang tanong dyan, anak sa labas. Mm-hmm. Yes. O may iba tawag dun, suntok sa ano yun? Basta may suntok. Ay, putok sa buwan? Buho, putok sa buwan. O ganoon. Mga discrimination na mga... Okay. Sorry, sabihin na natin, illegitimate child. Yes. Ang tanong dyan, may right ba sila? Yes, meron sila. Kung gaano ka... Kung for example, for simple computation, kung may matanggap ang anak sa loob ng 2 million, ang anak sa labas makatanggap na 1 million. Aha. Ang ibig sabihin doon, kalahati ng matatanggap ng isang illegitimate child, mm-hmm, o ng legitimate child, ang matatanggap ng isang illegitimate child. Ah, so hindi pantay. Yun yan, hindi pantay. But that is with respect sa mga legitimes. But the other half, through a last will and testament, pwedeng bigyan pantay-pantay, para mapantay the other half of the properties. But with respect sa share talaga, kung for example, walang last will and testament, ang tawag doon, pag walang last will and testament, intestate. Intestate. Ang ibig sabihin doon, walang last will. Ang ibig sabihin, ang batas ng Pilipinas ang mag-govern with respect to your property regime. So, anong gagawin doon? So, in that case, kung 2 million ang matatanggap ng isang anak sa loob, 1 million ang matatanggap sa anak sa labas. So, kalahati. Yun yan. It means, by share ang anak sa labas. Uh-huh. Hindi pwedeng hindi pagbigyan. It is one of the right. Pero, attorney, pagka ba nag-iiwan ng mana, pantay-patay mula sa nanay, sa mga anak, ganun. Pantay talaga siyang iiwan. Actually, depende kung anong klaseng anak. Kung anak sa loob, buo. Mm-hmm. Anak sa labas, kalahati. So, ang ibang ginagawa natin sa mga anak sa labas, ang suggestion ko, i-adapt nila ang sarili nilang anak. Oh. So, they can adopt their own child. Para ang adopted child kasi, same level ng isang legitimate child. Mm. Oh, pag maging adopted ang anak sa labas, same right na siya ng isang legitimate child. So, parang kinukonsider na po yung adopted child as legitimate? Eh? Yes. Oh. Yung adopted child, same right yan ng isang legitimate child. Yung bang halimbawa, sa pagkamatay, nabasa na, o ito, mapupunta sa inyo, ganyan, agad-agad ba yun na pwedeng makuha? Ay, hindi. May time frame. Kung na-probate of the will na, it means na-approve na yung last will and testament mo. So another is, ang makukuha ng mana kasi after bayaran ang lahat ng utang. So bayaran mo na lahat ng utang, pag may sobra, doon pa lang ipamigay. Wala. Mas malaki pa yung utang, yun ang malaking problema. So it means, unahin muna ang mga creditors ng yung mga magulang. Pag may sobra, doon kayo maghati-hati. Kung may sobra, kung wala, thank you. Attorney, sa experience mo, ano yung mga karaniwan mo na nagiging problema sa ganyan sa pagbibigay ng mana? Yung hindi pantay-pantay. Yung, for example, yung isa, pinagbigyan ng mas malaki sa isa. O, yun yan. But, of course, kailangan natin isipin na yung mga mana na yan, hindi yan galing sa pawis natin. Galing yan sa ating mga magulang. Okay? So, of course, right natin yan, but we have to respect yung effort ng ating mga magulang. Ayaw ng ating mga magulang na mag-aaway. Kung patay na yung mga magulang natin, paano siya manahimik doon sa loob? Ayaw ko kung ano ba. Manahimik doon kung yung mga anak nila nag-aaway. Di ba? Paano yun? So, there is no rest in peace kung nag-aaway sila. So, anong gagawin natin? We have to respect. Anyway, hindi naman galing sa pawis at tiyagaan natin yan. Galing sa ating mga magulang. So, we have to respect the will of our parents. Ayun. Meron ako sana iisingit. Sige, please. Hindi yun. Kunyari po, di ba, with regards to giving value doon sa property ng mga magulang. Kasi di ba parang doon sa compulsory 50%, di ba? What if, kunyari, paano, sino nagbibigay ng value? For example, property, bahay at lupa, mga ari-arian, mga gano'n. Sa last will, nakalagay doon. For example, itong bahay na ito, ibigay natin ito sa itong anak nito. Itong bahay na ito, ibigay natin. May value ng lupa. Is yung tinatawag na assessed value. Ayun. So doon na i-compute 'yon. Anyway, for example, buhay pa yung magulang, binigyan niya yung anak niya. Yung donation can be charged sa kanyang mana.
Oh, so pwede i-charge yun sa mana niya. Hindi pwede na hindi kasama yun sa charge. For example, parang advanced mana. Yung donation is actually an advanced mana. Oh, yun yan. Oh, sige, dahil sa alam namin na ito ang gustong-gusto niyong marinig, yung advice ni attorney para sa ating mga nanonood dito sa pinag-uusapan natin. Simple ang advice natin. Kailangan may tinatawag tayong estate planning. Okay? Habang buhay pa tayo, alam natin kung kanino natin ipamigay yung mga properties natin para walang away. Mm-hmm. Kasi kung patay na, paano ka magsasalita kung patay ka na? Mm-hmm. Di ba? Habang buhay ka pa, dapat alam mo na kung kanino mo ipamigay yung mga properties. Itong tinatawag na estate planning. Another benefit of that estate planning is yung tax liability. Imagine 6% compared mo sa 35%. Yes. Oh, very malaki. Okay? Mm-hmm. Another, alam mo kung paano gawin. Kasi you will instruct your son, your daughter, o itong gagawin mo. At least alam mo na may assurance ka na may rest in peace ka talaga doon. Okay? Hindi mag-away yung mga anak mo. Mm-hmm. Another, alam mo kung paano i-administer ang properties na galing sa sipag mo, galing sa tiyaga mo. Mm-hmm. Kasi paano ka matatahimik kung yung mga anak mo nag-away? Dami mga ginagawang ganun. Yes. Dami nagkasuhan, nagpapatayan because of properties na hindi nila alam na yung properties na yan, hindi naman sa kanila. Hindi naman galing sa sipag, hindi galing sa tiyaga nila. May property silang ganun dahil lang anak sila ng tatay nila, anak sila ng nanay nila, and kailangan natin we have to give more value sa family, yung relationship natin compared sa mga properties. Exactly. Kasi yung mga properties sa very first place, hindi galing sa atin yan. Uh-oh. Okay? Dahil lang naging anak tayo ng nanay mo, naging anak ka ng tatay mo. Oh, alam niyo mga bay, malalim yung binigit ni attorney na yun, ano? At alam namin na nauunawaan ninyo yan. Attorney, thank you. Thank you. Hanggang sa susunod. Yes, anytime. So, at alam, binabati natin si Winnie Hidalgo, Maring Santos, Gina Adora, at Gloria Anori. Siyempre, si Eli Sapinosa, si Emong Santiago, Jeneth Molit, at Arnulfo Cruz, Donna Rosales, Kevin Matira, ng Pininga, Filiu Laguna, Antonio Mirarza, Marisa Calma, Lauren Claire, at Sherman Kanda. Sherman Kanda! Ayan! Yeah. Mga ba, huwag niyong kalimutang panoorin ang Letters of Music at 1 p.m. Enjoy niyo ang weekend. Happy weekend, everyone! Ito si Abay Julie Fernando. At ito po si Mami Claire Cuenca. And we are one with 25! We love you! Happy weekend! 8BC Hawaii. And you're watching Net 25. Aloha! Nihon ni Ikamashu. Let's go to Japan! Tara po at samahan niyo kaming lakbayin ang kanilang magagandang tanawin. Ang kanilang makulay na kultura. Ang kanilang mayamang kasaysayan. And discover the spirit of Japan. A country of beauty and tradition. Landmarks visit the land of the rising sun. Ngayong linggo po, ika-anim ng gabi. Dito sa Net 25.